Yo! Kumusta mga kahabi? Kumusta, kumusta, kumusta kayo dyan? Kumusta kayo? Welcome back to my channel. Ito pa rin ang inyong lingkod na si Vince. So, ayun na nga. Hindi ako nag-set up ng aking mahiwagang pulang telon. Dahil guys, for today's episode, tayo ay magre-resin. Itong resin epoxy, tanggalin natin sa lalagyan ha. So, ito yung parang clear substance na tumitigas. Okay? Kung makita nyo, ito yung pang-acetate ng mga cardboard, mga ganyan. Okay? Tanggalin lang natin sa lalagyan niya. Yan, ganyan siya. So, ito yung clear solution. Tapos, ito yung kanyang pampatigas, yung hardener. Okay, bakit meron tayo nito ngayon? Mga chong, meron tayong dapat i-resin. Okay, eto yan. You know. So, etong maliit ay SP Bicol. Na sa mga nauna kong vlog, makikita nyo na pumanaw ito sa biyahe. Pati itong Ceratogapus meridionalis, okay, ang gray baboon. So hindi nila kinaya ang mga biyahe nila nung nag-unboxing tayo, unfortunately, masama ang tama nila. So ayun. So bago pa pumutok yung mga abdomen ng mga yan, katulad nitong sa Merido, medyo malapit nang pumutok. Gusto natin silang i-preserve using resin, okay? Resin ang gagamitin natin para i-preserve sila. So, hindi natin iboborax, hindi natin lalagyan ng kahit ano. Idediretsa nating i-resin sila. So, mape-preserve na sila sa loob ng resin. Okay? Tatry natin yan ngayong gabi. So, panoorin nyo tong video na to kung paano nyo gagawin ang pagre-resin. Bago tayo mag-start, please like and share this video. At kung hindi pa kayo napag-subscribe, mga chong, please hit that subscribe button and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga susunod na video. Alright? So, intro muna tayo. Let's go! Ang sabi dito sa resin, uy, Arabic pala yung kabila. Ito. So, ang sabi dito, mixed, 6:10. Okay, so, 6 na ratio ng hardener sa 10 na ratio ng clear solution. Okay? Tapos, mimix natin for 3 minutes. Tapos, saka natin ibubuhos sa ano, pour the mixture into the project. Yun yung project natin, yung ating gagamba. Tapos, within 45 minutes ang pagpapatigas niya. Okay? Tapos, advice not to leave the mixture for more than 10 minutes. So, kung ihahalo na natin siya, dapat hindi natin siya pabayaan within 10 minutes. Okay? Otherwise, maninigas yun dun. Okay? So, titigas siya after 24 to 48 hours. Okay? So, medyo matagal-tagal tong project natin na to, pero gagawin na natin yan. Sisimulan na natin yan ngayong gabi. Tanggalin muna natin tong kahon, hindi na natin yan kailangan. So, ang kailangan natin ay itong dalawang to. Okay? Magre-resin tayo ngayong gabi. Ito ay ang magiging molding cup nung ating meridionalis. Okay? Ito naman yung magiging molding cup nung SP Bicol. Okay? Yan. So, ang plano ko, guys, i-mix na to lahat. Mix na sila lahat. Okay? Mabilis ang gawaan. Pag-mix natin, lalagyan muna natin ang konting base. Okay? So, yun yung para magiging patungan niya. Tapos, dahan-dahan nating ilagay yung mga SP dun sa base. So, kung may base na siya, saka natin ipapatong yung specimen natin doon. Okay, so 3 minutes na. At ganyan na yung nangyari sa kanya. Oh.
kita nyo naman, medyo may mga ganap na. So, ibubuhos na natin to dito sa molding cup. Gagawin natin siyang base. Tapos, hahayaan natin siyang tumigas. Okay. So, ilagay na natin siya sa mga molding cup. Ganyan lang kasimple, no? Hayaan natin siyang tumigas. Okay. Tapos, babalikan natin. Pagka matigas na siya, ilalapag natin yung SP dyan, tapos bubuhusan ulit natin ang resin. Okay? A few moments later. So, ang gagawin natin, magmi-mix na tayo ulit ng solution. Yon, eto na siya after 3 minutes. So, ilalagay ko na. Etong SP Bicol, gusto ko siyang ilagay ng pabaliktad. So, babaliktarin ko siya. Ilalaglag ko siya na ganyan. Okay. Dumikit kasi nag-rupture yung abdomen nito eh. Ayan. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. Pwede pa natin siyang magalaw. In case na ayaw nyo pa yung pagkakalagay. So, pwede nyo pang galawin at pwede nyo pang tanggalin yung mga katulad nyan, may sumamang maliit na lats. Pasensya na kayo, napakaingay ni Negi ngayong gabi, hindi ko alam kung bakit. So, pwede pa natin siyang iporma dito. Usog natin konti. Yan. Yan o. Yung sinasabi ko sa inyo, pwede natin siyang iporma. Dahil hindi pa siya tuyo. Yan. So, pagbaliktad niya, nakalagay siya dyan. Tapos, lalagyan natin siya ng name doon. Kasi, hindi naman natin marirecognize kung ano siya. Doon sa taas, lalagyan natin ng name. Ayan yung ilalagay natin sa kanya. Ofnecus peletus or SP Bicol Mayon. Yan. Yung iba tinatawag din yung SP Mayon eh. So, pabaliktad kasi pataob to natin ilalagay. So, babalikta rin natin. Ganyan. Yon. Tapos, saka natin lalagyan pa ng mixture. Yan. Alright. So, makikita natin yung kalabasan nito. Kinalabasan nito mamaya. Okay, after 2 days, makikita natin kung gaano kaganda ang nangyari sa resin. Pero hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong isang species na resin. Ito yung Meridionalis. Ayan. Ayan, oh, ang ganda, diba? So, saktong-sakto din yan dyan. Ganyan, tapos may pangalan sa taas. Okay, ire-ready muna natin yung pangalan niya. Yon, so this is the Ceratogyrus meridionalis or they call it also the Zimbabwe Grey Baboon. Okay, so yung pangalan dito ulit sa... Hindi, pag ganito siya kasi... ilalapag ko to ng So, ilapag muna natin yung teeth. So, ilagay natin. Napaka-critical nito. Ayoko kasing masira yung abdomen niya. So, ayan. So, ilapag natin siya dahan-dahan dito, mga chong. Mga kahabi, sana'y mailapag natin siya ng maayos. Parang ganyan. Ayun o. Ayun o, swabing-swabe naman o. Swabing-swabe naman, men. Swabing-swabe. So, ayusin lang natin yung kanyang
katawan. Yan. Yung medyo spider-like naman yung kanyang datingan. Yan. Okay. So, ilalak natin siya ng paganyan, no? Ilagay mo natin yung kanyang pangalan. Surebol mo na tama ang spelling niyan, Balbon. Baka mali-mali ang spelling, pero looks good. Lubog muna natin. Yan, dyan, 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 dyan. Okay. Tapos, dahan-dahan na nating ibuhos ang espesyal na kemikal. So, gilid-gilid lang tayo, mga chong. Make sure na lubog siya. Yan. Babalikan natin in 2 days itong ating meridionalis at itong ating SPB call. Okay? So, babalik tayo. 2 days later. Yun! So, moment of truth na this. Ito na, i-reveal na natin ang nangyari sa ating resin project. Pero bago ang lahat, guys, please like and share this video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko na video. Marami pa yan, mga chong. So, ayun na nga. I-reveal na natin kung ano nangyari. Umpisahan natin dun sa SPB call. Tadang! Ayan siya. So, okay, tatanggalin natin sa harapan nyo ang ano na to. So, ayun. Medyo mabula siya eh. Tignan mo. Medyo mabula talaga yung kanyang ano. Siguro sa klase ng resin na ginamit ko. Pero, ayan. Isasharpen natin itong mga edges na to. Gagamit ako ng grinder. Pero, hindi na yun kailangan pakita ngayon. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung kalabasan, o, di ba? Crystal clear siya, mga kahabi. Sarap pang display. Ngayon, yung ating Ceratogyrus meridionalis, tignan natin. Ito, medyo hindi ko trip, mga kahabi. Tadang! Okay. Yung mga bula-bula niya, nagkumpulan. Tapos, yung kanyang abdomen, medyo nag-shrink. Lumutang siya eh. Itong umakyat siya sa ano. Pero actually, mararamdaman mo dito yung, alam mo kung ano nagustuhan ko? Mararamdaman mo dito yung texture ng abdomen tsaka ng carapace, oh. Legit, man. Legit. Pag hinawa ka mo, man. Oh. Ay, ang sarap hawakan. Makita mo yung texture, oh. Pati yung dito, yung mga ibabaw ng legs. Astig, astig. Astig yung nangyari. So, ayoko na siyang tanggalin dito sa lalagyan na to. Kasi itong lalagyan na to, dito ko na lang nilalagay yung mga susi ko eh. So, oo, parang ang ganda na niya kasing ganyan, ganyan lang. Hindi na siya papakailaman. So, medyo pumangit dito sa mga bula. Lesson learned sa akin to kasi dapat tinignan ko tapos tinabi ko yung mga bula. Pero, ayun na nga. Next time na magre-resin tayo, mga kahabi, kailangan check natin kung may mga bula-bula ba habang tumitigas. Kailangan maalis natin yung mga bula-bula na yun. So, hindi sobrang kinis nung gawa, pero tignan mo naman, basang-basa mo yung pangalan. Ceratogyrus meridionalis, the Zimbabwe Grey Baboon. Ayan. Tapos, nahawakan ko yung carapace, oh. Guys, nahawakan siya. Uy, sarap hawakan. Oh, ayan, oh.
Oo, di ba? Para mong napipet yung tarantula mo. Kasi nakaano siya eh, legit nakaumbok siya eh. Pero naka-resin yan, matigas. Naka-resin yan. Hindi nalalabas ang hangin dyan. So, hopefully ma-preserve natin na siya talaga dyan ng ganyan. Ayun na nga. So, hanggang dito na lang tong video na to. Maraming maraming salamat sa panonood at sa pagsusuporta sa mga video ko. Kung nagustuhan nyo to, please like and share. And please subscribe to my channel. Tapos hit nyo yung notification bell para lagi kayong ma-update sa mga susunod kong video. Alright, so ito pa rin ang inyong lingkod na si Tiz Convince. Have a good day and God bless.